Mga ka-showbiz, Vong Navarro, sobra nga ang pasasalamat sa lahat ng mga tumulong, lalo na sa mga malalapit na kaibigan na tumulong sa kanya at naniniwala na muling makakamit ang hustisya. Halos mangiyak nga ang aktor sa magandang balita dahil tagumpay at masayang makakauwi na ang aktor matapos sa mahigit isang buwan sa NBI. Ayon sa DOJ, ay hindi muna ito pwedeng lumabas sa telebisyon habang dinidilig ang kaso nito, ngunit sinisigurado nitong babalik ito sa lalong madaling panahon sa Showtime. Nagpasalamat naman ang aktor sa lahat ng naniniwala sa kanya at patuloy na sumusuporta hanggang ngayon. Nitong Miyerkules nga ay tuluyan ang ibinasura ng Department of Justice o DOJ ang mga kaso na isinampa ni Dennis Cornejo laban sa its Showtime host na si Ferdinand Vong Navarro. Inilabas ng DOJ ang review resolution na nagsasabing walang probable cause sa mga paratang kay Navarro. Ayon sa DOJ, hindi ka panipaniwala ang mga akusasyon ni Cornejo lalo't pabago-bago aniya ang kwento sa kanyang tatlong sinumpaang salaysay. Tatlong imbestigasyon na rin ang ginawa kung saan napawalang sala na si Vong Navarro. Batay sa ulat, si Denise at isa pa sa huling testigong iniharap sa Taguig Regional Trial Court Branch 69 na dumidinig sa kaso ni Vong Navarro. Tumistigo na si Denise Cornejo laban kay TV host comedian Vong Navarro sa pagdinig ng korte sa hirit na piyansa ng aktor at bigo itong labanan ng petisyon ng aktor. Magugunit ang nagsampa ng petition for bail si Vong matapos maglabas ang korte. Sa latest update nga ay tuluyan ang naipanalo ni Navarro at sa ngayon ay hinihintay na lamang umano ang resulta nito na ilalabas sa mga susunod na araw upang tuluyan ang makalaya ang aktor. Magbigay lamang po tayo ng komento at opinyon. At kung bago ka lang sa akin channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe. At pindutin mo na rin ang notification bell button para updated kayo sa mga showbiz balita. So that's it mga showbiz. Hanggang sa muli. Thanks for watching.